Hi everyone! It's Saturday. Papunta kami ng town para bumili ng pangregalo kasi na-invite kami for birthday. So ayan, paalis lang kami ngayon ng town. Ngayon din yung birthday and ngayon pa lang din kami bibili ng regalo kasi sobrang busy this week. Kararating lang namin nung Monday and today is Saturday. So ayan, hindi pa ako nagli-lipstick kaya maputla pa. Lagi naman ako maputla. So ayan, anyway, sama ko kayo sa town and ganito lang yung suot ko. White t-shirt, black skirt at saka sandals. So ayan, tara na. Home cooking. Korean home cooking. But I think this one looks like more hard. Yeah, it's home cooking as well instead. I think so too. This one is a bit. I think this one would be easier. Maybe we should buy her some stuff that she can make a dish from. Yeah. We will get this one. Kasi mahilig siya sa mga Korean, everything Korean, mahilig siya. So, we will get this one and something else. Pumipili na kami ng birthday card. Ito na lang para simple lang. Or do you want dragon or work instead? Such a big portion here. I thought it's more. Peppers. Tapos na kaming mamili and tapos na rin kaming mag-lunch. Actually, late lunch na. It's already 5 o'clock. And yung ate na namin na birthday, it's 6:30. So, I don't know kung makakakain pa kami doon. So, ayun, uuwi lang kami ng bahay para magpalit ng damit si Damir. Ako parang ayoko nang magpalit ng damit. Parang ganito na lang siguro ako pupunta doon. Ayun, nagbabayad lang ng parking ticket si Damir. Pupunta pa pala ako sa Korean shop kasi may gusto kong bilhin pa sa Korean shop, idadagdag sa present or sa gift. So ayun lang, pupunta lang ako doon quickly and then go home and then pack the present. So ayun, later ulit, sama ko kayo. Sa bahay na kami, ipapack ko lang yung gift. Magbibihis lang si Damir, tapos aalis na rin kami. So, bumili lang kami ng box sa Paper Chase. It's 12 pounds. Dito na lang namin ilalagay yung mga pinamili namin. Mahilig siya sa mga Korean, like K-pop, K-drama, K-food. That's why yung mga pinamili ko is everything related sa Korea. Or yung iba mga ano lang din, mga cute stuff, canvas tote bag na cute lang. Meron lang siyang print na boba tea. Actually, it's Japanese, pero dahil cute siya, okay na rin yan. Tapos, bumili ko ng mag. Ito, dahil lang cute, ganyan siya. Dahil lang cute, bumili rin ako ng isa para sa akin. Shiba print yung isa, tapos yung isa is bear. Gusto ko yung ano shape nito, kaso walang Shiba sa ganitong shape. Kaya yung binili ko na lang yung ganito, yung mas maliit. Ganito siya, clear. Anyway, ganyan. Tapos may kasama na rin siyang lid na merong bear. Ganyan lang siya. Tapos may kasama na rin siyang stirrer. Tapos yung isa is para sa akin kasi nga ang cute.
Pero itong isa, may lid lang siya nakasama. Tapos, Shiba, yung print niya. Parang 6 pounds yata to. Bumili rin ako ng pen. Unicorn na pen. Tapos, bumili din namin siya ng post-it. Ang cute kasi. Kasi, back to uni na this September. So, I'm sure magagamit niya tong mga to. Diba? Kapag nasa school. Tapos, pouch lang. I know it's 18 years old, pero nowadays, di ba, parang gustong-gusto natin ng mga cute stuff. Ito naman, para sa amin, yung para sa mga snack, parang pin. Ano bang tawag dito? Matagal na ako naghahanap nito. Nakahanap na ako sa Amazon, pero aywan ko, hindi ko in-order. Lagi lang ako nagtitingin, tapos hindi ko naman chine-check out. Pero anyway, ito, 2 pounds lang to. And then, nagpunta yun nga yung first na pinuntahan namin sa bookstore. Oh, wait lang, meron pa palang iba dito. Incense, kasi yung magbe-birthday, anak siya ng colleague ni Damir, and yung magbe-birthday, ano sila, Indian. So, ayan, binilan namin ng incense. Tapos, bumili rin kami ng para sa amin. Tapos, ito, wait lang, ito muna, sama-sama kasi. Ibang shop kasi hindi na kami naghingi ng bags. So ayun, sa bookstore na pinuntahan namin, bumili lang kami ng puzzle para to sa parents ni Damir. Gusto niyang ibigay. Tapos, books. Bumili namin ng books yung magbe-birthday. Naghahanap kami ng about Korea, about mga K-pop, ganun. Wala akong mahanap. Tapos ito, may nahanap lang ako na novel. About North Korea. Sabi ni Damir, okay naman daw to. At least something. And then, of course, birthday card. Tapos ito, dahil nga back to school this September. So yan, ang cute kasi nitong planner na to. A worry relief journal. I just thought sa mga teenagers nowadays, very handy or helpful yung mga ganitong journals. Tapos ito yung Korean na nabili namin. Yung Eat Korea. Eat Korean, home cooking and street food. Mukhang ano naman, madadali yung mga nandito. So, ito yung napili namin. This one is 17 pounds. Yeah. Tapos, nagpunta kami sa Oseo, yung Korean shop din, pero mga foods and mga other things. Chunky choco sticks. Para siyang ano, pokey. Tapos, ito rin. And itong drinks na to. Random siya, as in parang magiging random surprise box siya. Ganon. Kasi hindi naman namin siya kilala personally. Ang alam lang namin, mahilig siya sa mga Koreans, Korean food, yun nga, Korean drama, K-pop. So ayun, naisip ko parang ano na lang, random surprise box, diba? Tapos ayan, pepper roll, another Korean snacks. Tapos ito, ang cute lang. Wala lang, naisip ko lang dahil Korean. Korean spoon and chopstick. Tapos ito, meron din akong ganito. Ang cute, Korean socks. Made in Korea siya. So ito, at bilan ko rin siya. Ito, meron akong ganito. Tapos, itong mochi. Para to kay Damir. Fish cake. Para rin to sa amin. Another pepper roll snack. Itong wet tissue, I think dalawa yung kinuha kong ganito. Isang para sa akin, tsaka isang para rin panlagay sa box. I think this one is for me, yung mas maliit. Ito, hot brew, Americano, hazelnut flavor, BTS. Hopefully, magustuhan niya. Diba? Parang lahat gusto ang BTS. Kapag fan ka ng Korean culture, parang, diba? Parang lahat gusto ang BTS. Tapos, ito, another snacks, Korean snack, seaweed snack. Peeled roasted chestnut kay Damir. Lagi itong binibili. Ramen. Rice para sa akin. And then, bumili rin ako ng dalawang tuna para rin sa amin. Clover chips bumili ko para rin sa akin. And ito, band-aid. Colored band-aid. Ang cute niya kasi, kaya binili ko na rin. Diba? Sobrang random. Talagay ko rin yan sa box. Tapos, dalawang ramen ulit. Hindi ko alam kung maglalagay ako ng ramen sa box. Kapag meron pang space, maglalagay ako. And lastly, ito nga, yung wet tissue. Ang cute niya, made in Korea din. Kaya, ayan, binilan ko siya. And that's it. Nagpunta rin pala kami ng Boots at saka ng Lush. Sa Boots, 6 na mouthwash.
Sensodyne mouthwash, anim yung binili namin. Ito kasi lagi yung favorite ni Damir gamitin. Tapos sa Lush, bumili kami ng Lush Bombs. Apat na Lush Bombs. Kasi ubos na yung Lush Bomb ko. Lalagyan namin ng, I think lalagyan ko ng isa yung box para mabango. Pagbukas ng box, mabango. So, bumili ko ng isang Sakura, dalawang Twilight. I think Twilight yung kasama ko sa box. At saka isang Peachy 21. Yun. So, yun lang lahat yung mga napamili namin. And naayusin ko na yung box kasi aalis na rin kami soon. Ito na yung box. Naglagay lang ako ng tissue paper. And then, ayan na siya. Nalagay ko naman lahat. And may mga kaunting, meron pang kaunting space. Pero okay lang yan. Hello guys! Kakauwi lang namin. Nakalimutan ko yung phone ko dito sa bahay. So meron lang akong kaunting clips sa phone ni Damir doon sa birthday. Nakalimutan kong dalhin talaga yung phone ko. Medyo malayo na kami nung naalala ko na wala pala yung phone ko sa bag ko. Pero anyway, okay lang yan. And ayun, it was a nice gathering. Nice to be out again. I think itutuloy ko na lang yung vlog until bukas. Para dire-diretso na lang. Kasi weekend naman, so it's a weekend vlog. Tomorrow, I think, mag-grocery kami. First time namin ulit mag-grocery after namin mag-Mexico. Good morning, guys! Actually, good afternoon na kasi it's 12:15 na. Pero magbe-breakfast pa lang ako. Late kasi kami nagising. Mga 11 something. Gumawa lang ako ng coffee. Ito yung mug na nabili ko sa Kenji kahapon. Yung Kenji dito pala, ano siya, parang Japanese. Para siyang Japanese shop. Parang Miniso, Mumuso, Daiso, ganun. So ayan, kahit wala kaming Miniso at saka Mumuso or Daiso dito, meron naman Kenji. Pero ayun nga lang, hindi kasing laki yung pagpipilian katulad sa Daiso and Miniso or Mumuso. Tapos meron lang ako ditong cereal. Akala ko ang plan lang namin today is to do grocery. Pero imi-meet pa rin pala namin yung may colleague si Damir na imi-meet namin for lunch. Pero tinext niya. Wala pang reply kasi parang kahapon dapat yon. Eh kaso kahapon, meron din siyang ibang, yun nga, yung sa birthday ng colleague din niya. Minove nila for today pero hindi nila alam kung anong oras. So, yun, hinihintay pa namin yung reply kung anong oras mag-meet. So, ayan, magbe-breakfast muna ako. And then, yan, isasama ko kayo sa araw ko for today. Finally, dumating na yung birthday present ko kay Damir. Nabuksan niya na to actually. Pakita ko lang. Pouch. Dalawa. Binilan ko siya ng perfume. At saka ng water bottle. Yun lang. Nakapag-grocery na kami pero hindi ko na vinlog kasi biglang sumama yung pakiramdam ko. Parang magkakaroon ako ng sore throat. Ayan, medyo parang tuyot yung lalamunan ko. Right now, magluluto ako ng munggo kasi sobrang miss na miss ko ang Filipino food. So ayan, nung nag-grocery kami kanina, bumili na rin ako ng mga ingredients para sa munggo. Ito, na-prepare ko na. And yung munggo, pinapakuluan ko na rin. Pakita ko sa inyo. So nakapaghiwa na ako ng garlic and onion. Tapos ito na yung meat na pang sahog. And maglalagay din ako ng prawns. Kamatis na hiwa ko na rin. Spinach ang ilalagay ko kasi yan yung madaling hanapin dito. Kaya usually, spinach talaga yung nilalagay ko. Dito naman, pinapakuluan ko na yung munggo. Parang naubos na yung water. Dadagdagan ko ng water. Magigisa na ako. Anong inuuna nyo? Onion or garlic sa pag nagigisa? Ako onion, pero ewan ko kung bakit. Yun lang siguro yung nakasanayan ko. And then, sunod ko na yung garlic. Pinapakuluan ko pa rin yung munggo. Next ko na ilagay ang kamatis. Sunod ko nang ilagay yung pork. Sunod ko na yung prawns.
cooked na tong prawns na to. So sandali ko na siyang sandali ko na lang siyang lulutuin. Dumating din yung in order ko na mga dried fish sa kaibigan ko. Tiga Cebu siya. Tapos nagbebenta siya ng mga dried fish dito sa UK. Magkalayo kami, nasa south siya, ako naman nasa north. Dumating yung mga in-order ko, nag-order ako ng sapsap, danggit, at saka yung isa hindi ko alam kung anong tawag, pero parang pinakas yata yung tawag sa kanila sa Cebu. Daing siya na maliliit. Magluluto rin ako nun para ipapartner ko dito sa munggo. Medyo tapos na tong ginisa ko, so later isasama ko tong ginisa ko doon sa munggo. Tapos, i-add ko na yung spinach. Ito yung sapsap na na-order ko. Magluluto ako. Siguro mga tatlo lang lulutuin ko. Kasi para lang naman sa akin. Hindi na pala kami natuloy lumabas para mag-lunch. I-meet yung colleagues ni Damir. Kasi I'm not feeling well. Tapos yung partner din ng colleague ni Damir is not feeling well. So we decided na lang na i-cancel na lang. And maybe next time na lang. Magpapainit lang ako ng oil, tapos sa labas ko lulutuin to. Luto na yung munggo. Luto na rin yung tuyo. For a second, I thought I'm dreaming, you know? Why? When I saw a prawn in it. Lumabas kami for a walk. It's already 8 o'clock, pero parang umaga pa rin. 8 o'clock, right? Yeah. Yeah, pero ang liwanag pa rin. 9:40 yung sunset and maganda yung weather. Meron pang araw. Merong perya. Nag-call it perya. Before fiesta, there is perya. Sabi ni Damir kung gusto ko daw mag-rides. Eh, wala naman. Wala nang gumagalaw. Eh, sarado na. Siguro tuwing umaga lang siya.